Hello guys, good day. Yan, dito naman po tayo sa ating water refilling station. May nagtatanong nga po pala sa atin doon sa ating comment section kung paano daw po natin tinatanggal yan. Ito po yung spanner. Ang tawagin, yung pangtanggal ng design talaga. Design talaga sa pangtanggal yan. Pero ito po ay medyo malaki at nabasag na rin po kasi yung aking maliit. Ayan, kung wala po kayo yan, ang ginagamit po natin ay ito. Ito, maiksing video lamang po ito. Ma-share ko lang. Ayan, ito po. Sa automotive po ito, sa ating mga sasakyan na pinagpalitan. Ito po yung mahihingin nyo lang sa ating mga talyer na mga pinagpalitan. Belt po yan, fan belt kung tawagin. Pili na lang po kayo ng medyo akma para dyan na maiyayakap po natin yan dyan. Akin na pong nilagyan ng tanda. Ayan. Kung paano ang pagpihit para maipakita ko po sa inyo ng mabilisan. Ayan. Bago tayo magsimula guys, ay siguraduhin natin na naka-off yung ating power. Naka-off po sila. At wala na pong pressure. Ayan, may pressure pa po yan. So, dapat po na muna natin i-release ang pressure nila. Nubuksan lamang po natin yung sa faucet natin para makatanggal yung pressure. Yan, release lamang po natin yung pressure. Buksan lamang po natin yan. Pero hindi po tuloy ang titigil yan kasi bukas pa yung ating mga valve dyan na galing sa rotank. So, saran na rin po muna natin yung mga valve na yan. Pati po yung sa ating inlet para sure. Yan, meron po tayong isang inlet doon. Close na rin po natin. At wala na rin po siyang pressure. Kaya good na po tayo para buksan natin yan. Tara! Hi guys! Ayan po. Ito ang ating gagamitin. Yung belt. At meron tayong ito. Ay, ni matigas na bagay po. Pwedeng bakal or kahoy. Ayan, ito po yung ating ipampupwersa. Ayan, ito po ay kung paano natin bubuksan. Ayan, nilagyan ko po ng palatandaan para madali po natin maipakita, may demo. Ayan, so ganito lamang po. Ayan, ayan lamang po. So, ang open pa pa ganyan. Gaganyan lamang po natin. Tapos natin pong isisingit ito pag ganyan. So mas maganda po yung medyo maiksi nito. Mas maganda po yung medyo maiksi, makakahokoy na medyo maiksi para mas madali po siyang ito kasi medyo mahaba. Oh. So adjust na lang po natin. Ayan. Tapos natin pong isisingit na ganyan at natin pupwersahin pag ganyan. Ito open para mabuksan. Ayan po. Ayan. Yan lang po. Ayan. So, medyo maitim na rin siya guys. Kaya, tama-tama yung ating pagpapalit. Monthly. Dapat pinapalitan to. Tanggalin na rin po natin yung isa. Natin dito. Ayan. Konting adjust. Ayan. Tapos lagay po natin yung kahoy dito para maipihit natin. Pili naman sa ganyan. Ayan. Yan lang guys. Andali. Maraming klase nga pala nito guys. Itong sa akin kasi, itong may ngipin at meron po yung walang ngipin. So, po pwede rin po yun. Ito lang po kasi ang meron ko dito, kaya ito lang na i-demo ko sa inyo. Ayan.
At atin muna ding linisin guys yung ating mga filter bago natin ibalik gamit po yung ating vertical pressure. Ayan. At huwag nyo guys iwawala ito, napaka-importante po itong o-ring. Ito guys, papalitan natin siya ng bagong filter. Usually guys, ang nilalagay natin dyan is 5 micron. Yan, sa ating pre-filter. So, ito po. So, atin na pong ibalik. Ikabit pali. Yan po, pagbabalik ay punta po dito. I-hand tight lang po muna natin tsaka po natin gamitan ito. Kung paano po yung pagtanggal natin kanina ay reverse lamang po ng pagbabalik. Ayan. So pag ito guys, this time naman po ay pagpapalitin natin. Ganyan. Pag ganito po ang higpit. Tansyahin lamang po natin na huwag naman masyadong mahigpit, huwag naman pong masyadong maluwag para wala naman pong mag-leak na tubig. Ayan, yan lang guys. At yung isa pa. Lagay po natin ito, pag ganyan. Singit po natin ang kahoy at ating pong pihitin. Ayan. Okay na po yan. At mamaya po mag-leak test tayo. Palitan na po natin yung date. Buksan na po natin yung mga valve. Yung ating isinara dyan kanina. Ay, buksan po natin. Ayan. At yung ating pong inlet doon, ay atin na binuksan yung galing sa ating raw tank. At yung power po, ating buksan na rin para ma-check natin kung may leak. Siyang leak. So yun guys, hanggang dito lang po ang ating amazing video. Sana kahit papano ay mayroon kayong natutunan at mayroon ng idea kung papano magpalit niyan gamit ang ating improvised na pangtanggal ng ating canister. So guys, sa muli, maraming salamat and God bless.